Bundok ng Banahaw. Misteryoso, mahiwaga at puno ng mga kwento. Kasama na ang mga kwentong engkanto. Tuwing panahon ng Kuresma o mahal na araw ay marami ang dumarayo at umaakyat sa Banahaw, subalit ito ay pansamantalang ipinagbawal ngayon para mapangalagaan ang kapaligiran nito at ang kalikasan. Pero kahit na ipinagbawal na ang pag-akyat sa bundok ng Banahaw, marami pa rin ang dumarayo sa bayan ng Dolores, Quezon, lalo na kapag mahal na araw dahil sa mga anting-anting. Sa paanan ng bundok ay may mga pwestong nagtitinda ng mga bagay na pinaniniwala ang nagtataglay ng anting-anting para sa pangkalahatang proteksyon, anting-anting sa negosyo at mayroon din para sa personal na intensyon. Dito sa pwestong ito ay bumungad sa amin ang sari-saring mga bagay na pinaniniwala ang may taglay na anting-anting. Ayon sa may-ari ng pwesto, pinakapopular at pinakamabilis sa kanyang tindahan ang pulseras o purselas na tinawag na 10 elements. Ipinaliwanag nito kung ano ang taglay ng 10 elements at kung ano ang magagawa para sa gagamit o magsusuot nito. Sige. Ito po yung mga sagradong kahoy ng Banahaw. Ito po yung tinatawag na 10 elements. Ito po yung sinukuan, bola ni Ninyo, sinag-araw, rosa mistika, lampasang krus, at ito po yung mutya ng saging, at ito po yung buli, at saka po dignum. Ito po yung pang good health, pantaboy ng body spirits, at saka po pang kalahatan na to. Kaya po tinawag na 10 elements at ito po ang pinakamabili po ngayon. May pangontra na din po ito. Sama-sama na po yun. Sa COVID? COVID? Pangontra na din po. Okay. Sabay-sabay. Siyempre po, tayo po'y naniniwala dito po sa mga sagradong kahoy ng Banahaw. Ito po yung aming ipinopromo kasi po ito po'y talagang subok na ng napakaraming tao. Ano po din pantaboy po yan? Pantaboy din po siya ng mga bad spirits. Gamot din po ba sa may pera yan? Papalapit po ng pera. Meron din po siya. Panghalina din po. Pantawag ng mga pang-aliw. Wala pang nagimat, wala bang ano na. Kasama na po dito ang pangkalahatan po ito. Kaya po ito tinawag na 10 elements. Magkano naman po yan? Ito po yung ano ko lang sa inyo ng 50, pero po ito sa online 500. Wow! Pasok mga sige! Ito po bless na sa holy water, pero ito po bless na, sagrado na po ito. Kaya lang po ang ginagawa ng iba, pinaliliguan po nila sa holy water para po mas, ano po? Mas effective. Pag po mahal na araw, dinadasalan po ba yan? Ito po hindi na dinadasalan. Ito po yung dinadayo ng mga tao dito sa amin. Ito po dasal na po ba siya? Opo, isusuot na lang siya. May bulaklak na po siya ng rosa mistika. Ito yung rosa mistika po. Sinag-araw. Ito po kompleto na. Pangkalahatan na siya. Ano to? Ito yung rosa mistika. Rosa mistika. Pangkalahatan na po yan. Alam po, ito yung ano, parang bulaklak ni Mama Mary. Oo. May mga design yan para po siyang ang mahal na inay na kaganyan siya. Mas napalad. Pangontra din yan sa mga... Parang siyang alien. Pangontra din siya ano sa... Hindi, mucha po ng saging yan ng Banahaw. Dito po yan galing sa Banahaw. Mucha daw ng saging yan. Mga sagradong kahoy po yan. Ate, curious ako dito, bakit may nakalawit? Ito po, sabi anong mga customer ko, pagka po sa negosyo, tatalian mo siya ng pula yung putoy-toy para po... Sige, para hindi siya kita yung ano yung toy-toy. Putoy-toy. Pagka daw naman po hindi inalsa ng hindi nilagyan ng tali, ito daw po sa kung ang babae gagamit, gagamitin sa boys. Pag naman po lalaki, sa chicks naman po. Alam ko sa bakla. Yun po ang ano niya. Meron po kayo dito yung ano para naman sa ano yung hindi laging inaaway ng asawa.
Ayun lamang ang isa na isa kalusugan. Good health po, kasama na po dito sa Tan Elements. Ito po ang inyong magkano yung ano nyo kanina? 50 na? 50 lang sa inyo para kayo makakuha ng galing dito sa bigyan nyo makakuha para sa good health. Ate, itong ano na to, triangle na to. Itong triangle. Oo, ating ka madadagdagan. Lahat na complete. Ate, itong triangle. Kompleto na itong 10 elements. Ito kaya tinawag na 10 elements, nandyan ang lahat. Pentatlo. Pangkalahatan na yan. Isa pa man. Ito, itong triangle. Ito pa. Pantons na suot lang. Isusot lang siya. Tapos? Pampaswerte. Pampaswerte po. Ito pong nasa bote natin. Ito po yung mga mutya. Ito po naman siya. Ito po yung mga mutya. Dito po ayon may alitakta po. At saka po yung bulaklak ng salay, mutya ng salay. Para saan po, ate? Ito po yung for business. Ano po yung ano nasa bote-bote? Ayan po sa business. Ito po. Para po, magkano po rin? 100 lang po. This is 100? 100 pesos isang bote. Ano po sa inyo? Ang bigay ko po niya 200. Ate, curious lang ako, ano po ito? Alin po? Yan po yung ginagamit ng mga nagmi-mission. Halimbawa po yung may mission ka, yung pong mga nanggagamot, yung pong nagtra-travel. Ano po yan naman po. Ano po maganda rito? Kuya, pangkalahatan na po yan. Dala na po niyan lahat. Sa body spirit, good health, basta po pangkalahatan niyo. Mission and travel. Yes po. Sa mga nanggagamot. Ito po, ito. Ito po, ganun din. Sa mga may karamdaman po yan. Sa may mga karamdaman. Sari-saring hugis, bawat bagay na nasa tindahan ay mayroong gamit at mayroong kahulugan. Kagaya na lamang ng hugis bilog, tatsulok, parisukat at square na para sa panggagamot, proteksyon sa paglalakbay o pagbibiyahe para sa mga nagmimisyon at ang sinasabing pangnegosyo na nasa bote na paborito ng mga may negosyo at panggayumang may nakalitaw na pototoy para rin ito sa negosyo at gayuma sa mga nagugustuhang tao. Ayan yon, yung paborito ng mga negosyante at mga gustong manggayuma. Kumuha rin ako ng porcelas na 10 elements at si ate mismo ang nagsuot sa aking kamay. Ang sabi niya, swerte daw kapag hindi ako mismo ang magsusuot ng porcelas. Kaya naman, siya ang pinasuot ko para swertehin ako. Ayan. Ayan na nga. O, kita nyo. Ayan, nakasuot na sa aking kaliwang kamay. Sana swertehin at magkaroon ako ng maraming pera. Nawili kami sa pagkikinig kay ate. Maraming nagtatanong, maraming tanong at marahil nga ay may nakulitan sa aking mga pagtatanong kaya maya-maya pa lamang ay iba na ang nararamdaman ko. Hindi ko sinasabing hinipan ako ng masamang hangin pero nang hina ko at pinagpawisan ng malapot at ang gusto ko ay humiga na lamang at magpahinga. Agad namang ipinaalam ng isa naming kasama ang nangyari sa akin at isang topic lang nang nasa tindahan ay tila nagdahilan lang ako sa aking naramdaman. Kung ano man ang nangyari sa akin ay isang karanasan na hindi ko malilimutan sa aking pagbisita sa Dolores, Quezon. Ayaw kong isipin na may na-offend akong masamang elemento o kaya ay bantay sa lugar dahil nasa paanan na ito ng bundok Banahaw. Pero ang importante ay laging maging maingat sinuman ang makaharap at makahalubilo. Ang mga anting-anting ay nasa naniniwala yan dahil hindi e-epekto kung ang gagamit o hahawak nito ay walang bilib at pilosopo o kaya ay hindi naniniwala. Ang tanong ng marami, totoo ba ang anting-anting? Totoo ba ang engkanto? Ang kasagutan ay batay yan sa iyong magiging karanasan. Basta ang masasabi ko, maganda ang lugar, kaya dapat pasyalan para malaman mo ang kasagutan.
Bago ako magtapos, gusto ko pasalamatan ang Tourism Promotions Board sa aming naging biyahe sa Calabarzon, kung saan isa sa naging destinasyon namin ay ang magagandang tanawin sa Dolores, Quezon, kasama na ang Bundok Banahaw. Abangan ang aking susunod na mga content dahil ipapasyal ko kayo sa iba pang mga magagandang tanawin at lugar dito sa Pilipinas. Ito po si Eileen Taliping.